What's going down, mga ka-Mike? It's me again, yung Mon. Uncle Real. So, kamusta na mga ka-Mike? Kamusta na ba ang araw-araw natin dyan? Maraming salamat nga pala sa pag-subscribe at the same time sa pag-suporta sa movement namin. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe at the same time hit the bell sign notification para ma-update ka sa mga parating. Again, mga ka-Mike, tulad ng sinabi ko kaninang umaga, dadalhin ko kayo sa rural kung saan isang kapatid natin na tingin ko ginto sa musika ngayon. Iniyain niya ngayon to. Mainit-init. I think dalawang araw na or tatlong araw kung di ako nagkakamali. Kailangan nating himay-himayin to. Mainit pa rin ng hip-hop scene. Alam niyo na yun, mga ka-Mike, labuyo. Ang daming issue naglabasan. Tulad na sinabi ko rin kagabi, di ba ka-Mike, yung suporta natin kay Range, you know what I mean. So nananawagan ako sa lahat ng Flip-Top Battle MC, kung meron man tayo, pakinalang. Sa mga ka-Mike na maluwag-luwag naman dyan, you can check or click the link down below para dun sa page ni Sir Range kung sino pwede nyo kontakin kung meron man tayong labis dyan para sa asiste sa kanya. You know, Sir Range, you know, malampasan mo man kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. A wilderness experiences yan. Lahat naman tayo nagdadaan. Iba-iba nga lang ng sitwasyon. Move on tayo mga ka-Mike. So, gusto ko muna pala mag-shout out. Just wanna say shout loud and mad love respect. Harahabarajigel. Siya mamiliyo. Saka sa Estel Molosa. Mga tropa dyan sa St. Lucia, Caribbean. You know what I mean? Rum Parade. Malapit na yan. Again nga pala mga ka-Mike. Gitna lang natin yung sarili natin, suportahan natin. Masyadong malaki at malawak ang hip-hop scene. So, kung meron kang ulam dyan na sinusuportahan mo, you can try naman sa iba para naman makita mo yung ano, yung sarap ng pakiramdam kapag musika naman ng iba yung marinig mo. Again, respetuhan lang, you know what I mean. So, itong channel na to para sa ito, ka-Mike, para sa aspiring veterano, ganun din sa current artist, mod love and respect sa inyo, you know what I mean. So, simulan na natin to. Title, Gutom by Touch Maven, you know what I mean. So, supportahan natin siya. Listen and feel the music. Let's go! Yo! Woo! Wala pa dyan sa mga pero sa tasang masili mapapalik ko para may pagbubot sa labas sa nasot ng general may individual na penal punta penal papunta sa pedestal na mahila na nyo ko kung mo siya mag-isa kulan mas manig mag-isa wako si Piro na idolukoy na mga tulog na dala sila kinulong niya sa tayo tulog lata presong tutumba wala silang pala sa mga dala niya na flow basta nila siya blow masakas na but modern time. Motherfucking Maven as a motherfucking mic mula sa nosod ng General Santos isang simpleng kabataan na nangangarap makabuot ang kanyang mga hinangad gamit ng kanyang sining musika, letra, rima at iba pa
At ito ang pinakaunang halimbawa. Kaya kung handa ka na, sige simula. Walang makakapitin sa may kain na kasalinin na katago na sinang lalo ng may buon. Kung walang nakakabuon, magkakaroon ng noon. Siya na dagsain na para bawaran na ng buon. Walang makakapitin sa may kain na kutong natin sa gilid na katago na sinang lalo ng may buon. Kung walang nakakabuon, magkakaroon ng noon. Siya na dagsain na para bawaran na ng buon. Lupit mo, Tats! Hey! Woo! Yo, mga kamaik! Nag-enjoy sana kayo sa inihain sa atin na musika ngayon ni Tats Maven. Gutom. So, lang sa title pa lang, alam nyo na ibig sabihin nun, di ba? Current artist siya ngayon, napapunta na sa Tugatog, I think. So, meron siyang kakaibang approach, you know, maraming. So, again, gusto ko muna pala mag-shoutout, as a shoutout and mad love respect, Rapi Ibanez, you know, bata mo ako, boss, you know. So, again, himay-himayin natin to ka, mga kapatid. May old school touch itong ginagawa ni Tats Maven. Again, ako nga pala si Uncle Rel. Sa hindi pa nagsasubscribe, please subscribe. At the same time, hit the bell sa notification para ma-update ka sa parating. So, let's go! Yung first verse niya dito na sinabi is this. Wala sa metro, putukan sa labas, general individual, pedal sa pedestal. Damn. Ito ha, may pointers ako mga kamaik sa hindi pa nakakalam. Meron akong pointers na ginagawa para din mahabol natin ano yung mga binabato niyang verse or lyrics sa linya. So yun nga, General Santos to, Pride, you know. So nasa rural siya. Yung tulad na sinasabi ko, dadaling ko kayo sa rural. And that's General Santos. Putukan sa labas, nagets nyo na yun. Yung general individual, General Santos nga. Then pedal sa pedestal, ibig sabihin he's going up for something. Tingin ko sikat naman talaga siya sa sa when it comes sa Battle League. So magaling na na Battle MC yan. Then, yung sinabi niya dito, kumukrus, mag-isa, tunuglata sila, preso na, itutumba. Woo! Mabigat. Kumukrus, mag-isa, so ibig sabihin, naglalakbay siya mag-isa. Tunuglata sila, so kapag tunuglata, ibig sabihin, pag ginagamit natin 'yon sa 'di ba sa mga laro is walang laman, so ibig sabihin walang konteksto 'yun sa kanila, sa kanya daw meron. Preso itutumba. So sa akin ha, may opinion ko lang ha. So 'di ba tumbang preso, itutumba, tunuglata. Woo! Tas yung sinabi niya rin dito sa linya na shimi shimi ya, Wu-Tang Clan reference yung isang member doon. So nakalimutan ko kung sino pero isa siyang Wu-Tang Clan, narinig ko na to, ang tagal na itong music na to, you can check it. Ano siya, may pagka old school inspired to eh. Nung pinapakinggan ko siya, may pang boom bap, tas may halo siya na modern, modern mix na ng sounds eh. Yun ang ko ah. So hindi ako magaling masyado dyan, pero yun ang timpla sa tenga ko. Yun niya, ang galing ng kung paano niya nilalaro yung yung beat. Then yung niya dito, yung flow, stereo sa Camerigo, yung nilaro niyang yun. Mga kamaik, he's got skills that can beat or that can kill the beat with scratch. So nakikita may konting scratch yung niya dun, di ba? Yung na background sounds na ito eh, na narinig ko. So parang siya, di ba pag sinabi nga, boom bap, old school type ng yun, ng tono eh. Kung mapapansin mo eh, mga ganyang type ng beat eh. Then yung sinabi niya dito na tinaksilan sa takilya, tunog abot milya-milya, napatayo sa silya, peso-peso bilya. Woo! Parang sinasabi niya dito, malayo ako, oo, pero maingay at mahusay. Tapos, it is my time to shine. So yun yung sinasabi niya doon. Then yung fame, money and success. Kasi sinabi niya, di ba, peso-peso bilya. So, iaano ko rin yan kung saan niya nakuha yung peso-peso bilya na I think old school type din ng ng reference. Then, yung yung peso-peso bilya is, kung di ako nagkakamali kay Nate Dogg yan, you can check it, yung dala-dala bilya.
You can check it. Ganun na, kung paano niya dinideliver yung ano, yung peso-peso bilya, ganun din yung ano, na i-deliver ni Nate Dogg. So, malupit na ano yun, na rapper yun, old school rap si Nate Dogg, yun ang maraming. So, I think, dun niya nakuha yun. Tapos, chorus, then yung second verse niya is yung sinabi niya dito na linya, is yung cipher complete, saktong legit, di mo madipit, rekta delete. Damn, bro. Kung uhulihin mo, hindi mo lang kung paano niya napagtugma-tugmahin, di ba? Jam music kasi yung ano, yung cypher eh. Kung serial type of music yun na nagja-jam yung mga rapper usually. So, nakapaikot. So, yun. Tapos, ano siya, skilled artist that can beat, that you can beat, pero hindi mo kaya, yun nga, dahil hindi mo kaya, that you can't beat, i-delete mo lang siya or hindi mo na lang siya papansinin. Parang yun yung sinasabi niya, mga kamay ka. So, yun yung intindi ko dun, yung huli ko. Tapos, yung iba kasi yung templahan niya pag-approach niya dito sa ano na to, sa musika na to. Yun nga sinasabi ko, di ba, yung sounds niya, nagahalo yung modern sa kayong old school. So, yun ang huli ko sa ano ko, mga kamay ka. Again, hindi ako magaling, pero yun yung nahuhuli ko sa ano ko, sa pandinig ko. Then, yung sinabi niya dito na, tangang nasa boom bap beat, natrap na daga sa lirisismo. Diba? Tangang nasa boom bap beat, natrap na daga sa lirisismo, nakaw na instrumento, o asa sa nakaw na instrumento. Sinabi niya yon habang siya instrumento sa loob ng instrumento. Parang ano ang... Nung inano ko siya, nung hinimay ko siya, parang hirap ulihin yung sinasabi niya, kamay ge. Pero para sa akin, ito yung ano, ito yung gusto niyang iparating, di ba? Iba yung boom bap, ano yan eh, bass drum beat yung ano yun eh. Yung baga parang yung pinaka-background niya, yung main background niya is yung, yun nga, yung bass drum beat. Then yung trap beat, na sinasabi niya dito yung na-trap na daga sa lirisismo, asa na ako na instrument. Alam niyo na yung mga issue na ako na yan, di ba? BPM tempo finer kasi yun, yung ano, yung tinatawag nila yung ano, beats per minute na ano na ng music na yung calibration ng sound. So tingin ko yun yung top ng ano yun yung touch ng trap music eh. So yung finer nila ina-adjust yan 170 190 parang ganun yung ano yung trap music eh. Yung ano niya yung halo ng ano niya ng beat niya. So yun ang pagkakaintindi ko. Parang ibig sabihin ng sinasabi niya siya yung buhay na tempo sa instrumento ng boom bap at trap na musika niya to. Yun nga, parang kasi pinaghalo niya eh. Siya yung, kumbaga yung, instead na yung, ano niya, yung, ang buhay is yung, ano, yung, beat. Siya pala yung buhay ng beat. Ewan ko na gets niya, mga kamay, gaulitin ko ha. Siya yung buhay na tempo sa instrumento ng boom bap at trap beat na ginagamit niya dito sa musika. So, ang lupit mo, boss! Iba yung ano, iba yung kalibre ni Tats Maybin, yun ang ano ko, lyricism, tapos kaya niyang laruin, kaya niyang patayin halos yung beat eh, di ba? May pagka old school na new school siya eh. Mike, I hope you get me. Hindi ako ganung agaling maging may, lalo na to si Tats Maybin, first time ko siyang na reaction video. Tapos yung sabi niya, di ba, yung manibela niya, di tulad ng marami kung saan may attention pero walang direction. So, di ba, maraming artist na halos magkakaparehan ng kung paano silang ano, umatake ng ano ng style ng music. So, siya daw iba. Biyahe niya iba sa karaniwan, hindi pabalik, pero may direction. So, yung iba, kung saan yung attention, dun sila. Yun yung ano, yun yung sinusundan nilang, yung manibela ng ginagawa nila, kung saan may intention, dun sila papunta. Pero hindi alam, wala namang direksyon siya. Iba yung manibela na gagalawan niya, pero may direksyon. Yun yung gusto niyang sabihin. Then yung sinabi niya ditong nalinya na di ka ibabalik sa gintong panahon line. So tingin gold, golden era ng hip hop yung sinasabi niya. Kasi nga sa musika niya dito, ba yung Shimmy Shimmya, tapos Peso Peso Billion, Nate Dogg, tas Wu-Tang Clan, old school type ng approach niya, pero may modern mix din. So old school inspired tong ginagamit ni ano ni Tats Maybin, I think. So napahanga mo ako, Sir Tats Maybin, you know what I mean, ang lupit mo. Tapos yung sabi niya, dahil siya ang ginto sa panahon na to.
Boom! Come on, man. Holy bang! Woo! Para sinasabi niya, dito kayo sa Manabela ko, joyride tayo. Papunta ako sa direksyon ng gintong panahon. O, ako yung ginto. Hindi mo na mababalik naman talaga yung ano, yung dati. Pero, siya kaya niyang gawin yun na pagsamahin yung, ano, yun ang, ano ko, pakiramdam ko na sinasabi niya. Kaya niyang pagsamahin yung nakaraan at ngayon. Tapos siya yung, ano, siya yung magdi-deliver sa'yo nun. Come on, man. Tapos yung sinabi niya, di ba, sa chorus. Ano yan eh, yung chorus na binitawan niya kasi dito magkakaiba. So, ano yun ko, kamay ka, yung first, second, third verse. Bago yun, may mga chorus siyang, may chorus na siyang nilatag doon na iba-iba. Yung first chorus na sinabi niya dito, bigay nyo peso-peso bill. So, yun nga, kay Nate Dogg, yun ang sa tingin ka, ano, old school na sinabi niya, dala-dala bill. So, it means money. So, di ba money? So, hindi naman tayo pobre to lahat. Sino bang hindi kailangan ng pera, di ba? Lahat naman kailangan nun eh. Pero syempre, iba yung galawan ng ano ng musika at paraan niya. Tapos yung second chorus na ginawa niya, binabase ko to dun sa ano niya, sa meron kasi siyang nakapin na comment doon, yun yung mga lyrics and chorus. So, yung second chorus na binanggit niya, siya ginto sa panahon natin ngayon. So, sinasabi niya, siya yung golden era ngayon or golden material ng panahon ngayon kasi pagsasamahin niya nga o napagsama niya na. Then yung third, walang makakapigil sa malikhain na gutom. Kaya gutom, ibig sabihin nga, di ba? Fame, money, success, with skills, woo! Complete! Woo! Tingin ko underrated ano siya as a MC ng Flip Top. Underrated din siya as an artist, rap artist. Kung matututukan lang to, alam ko, hindi ako nagkakamali, uprising siya, di ba? Sa uprising siya. So, matutukan lang to, talagang mataas yung ano niya, rarating ni Sir Tats Maven, you know what I mean. So, shoutout and mad love, respect sa lahat ng kamike natin sa General Santos. May ginto na po sa inyo dyan, you know what I mean. So, yun, Tuna Capital niya, kung di ako nagkakamali. Then, syempre, sino bang di nakakilala pag General Santos City, Sir Senator Manny Pacquiao, ginto yan, tas ito may ginto rin kayo sa musika. Woo! Ang init ng ibinigay nyo, Sir, ano, Sir Touch Maven. So, maraming salamat dito. So, pinakamensahe dito na aking nahimay is ganito. Touch Maven is my name. Taga General Santos City ako. May pangarap sa rap gamit letra at talento at ako. Simulan na natin to. Ang lupit, mga kamay, saka dito ang kagandahan sa kanya, ang ginamit niya dito, kung hihimayin nyo, hindi salitang ako, ang ginamit niya, siya. You can check it, bro. Napakagaling. Again, kamay, ang lupit na itong binigay sa atin ni Touch Maven. Shoutout and mad love, respect sa inyo, sir, sa mga taga General Santos City dyan. Again, kamay, maraming salamat sa inyo, sa hindi pa nagsasubscribe. Please subscribe at the same time hit the bell sa notification para ma-update ka sa parating. You know, maraming sana makasundot pa tayo ng isang mga kamike, isang upload pa. Magandang gabi sa inyo. Maulan din nga palang araw. Always remember mga kamike, hip-hop is about rhyme, beat, respect, and life. Okay lang maginta lang ka, basta tulak patas, wag hila pa baba. It's me again, your man, Uncle Real again. See you soon. Mureh!